Hey, good morning dear YouTubers and subscribers. Dito pa tayo ulit sa Tampaliit Mega Dag updates. Pauwi na kami. Ayan. Namnamin nyo na lang ang makikita nyo. Ayan. So baka sa 10 taong darating eh malaki na magiging pagbabago ng lugar na yan. Kaya record na natin sa video. Hindi natin alam kung anong nangyayari sa darating na 10 taong dito. Sana eh ma-maintain yan. Kasi kung ito'y mawawala, nakakahinayang at parang mawawala na yung pagka-natural na ng lugar kung hindi natin masasabi kung ano talaga ang mangyayari dyan sa lugar, dahil maraming mga pagbabago dyan sa paligid niya na hindi natin inaasahan eh. Maaring magkaroon dyan ng maraming construction. So yung environment niyan ay hindi natin masabi kung mamamantin eh, mapapaayos pa ba or mawawala. Kaya let's hope na ma-maintain yan yung kadikasan dito ng paligid. Okay, shout out sa inyong lahat. Bem, shout out Alan Chris. Yan. Ayun, marami pa rin na masigasig ng bikers na namamasyal dito. Ingat sa lahat, ride safe sa kapwa bikers at mga dear YouTubers and subscribers. Yan. Yan itong lugar na to nagsusupply ng maraming isda. Kita nyo naman, halos araw-araw yan eh, may nanguhuli ng mga isda, nilalambat. At yung mga palasdaan dyan iba yata balita nabili na or what sa kabila. Yan yung pinagmumula ng mga isdang bangus, tilapia, buwan-buwan, bitbit, kitang, sugpo, alimango, marami dyan sa lugar na yan. Kaya kung mawawala yan eh malaking kabawasan na naman sa ating foods production. Yan, may nagpipishing ang makita. Magpe-prepare na ng pamansing. Mamaya mamamansing na yan dyan. Sana marami siya mahuli. Lagi nang pinapasyalan to at nakakapag video tayo rito para sa inyo dahil napakaganda ng lugar nito. May nakita pa ako, may drone no? Kanino kaya yan? So ngayon medyo mainit na talaga ang panahon dito. Maaga pa lang nangangagat na yung init sa balat. Kaya ingat po tayo dahil gusto ngayon ng heat stroke. Kaya inom kayo lagi ng maraming tubig at bigyan ng protection yung katawan niya. Oh, nakakamayupan ako. Wala yung
na nakasabay pa tayo ng mga tropa dito na pauwi na rin. Shoutout kay Rans TV channel naka yellow si Rans TV, isasab po natin siya. Yun, may mga naging sahib. So malapit na po tayo sa 1,000 subscribers. Sana mag-subscribe pa yung mga hindi pa nag-subscribe dyan para ma-reach po natin ang ating 1,000 subs. At patuloy nyo sana supportahan ang ating channel. At patuloy ko naman gagawin ng lahat para magbigyan kayo ng mga videos na pwede nyo panoorin. Vivian Lovit Rivera, shout out. AJ Kuda, Emitoy TV, Cavite Farmers, shout out. Melody Channel, at marami pang iba na hindi ko naman na isusulat. Sorry, pero alam nyo kung sino kayo. Shout out sa inyo lahat. Joby, shout out. Ruins ng mga sinaunang nakatira dito, mga dating bodega raw ng asina niyan. Dahil yung lugar na to mga year 2070s po, may mga asina dito, nakakapag-produce ng asin tong dampalit. Pero dahil naging polluted din yung tubig ng mga nagdampanahon, tigil na. Sayang. Tsaka maraming andito, puno ng mga kalapinay tsaka mangrove. Talagang marami. Kaya lang eh, dumating na yung time na naubos na sila. At tapos ngayon nga eh, tinti na na uubos. Halos ilan na lang. Sana magkaroon ulit dito ng ano. Pero doon po sa bunga nakita natin na nagpupunla na sila ng mangrove para protection din sa lupa at sa tubig pati sa mga isda. Si tirahan ng mga ano eh, mga isda, alimango, hipon. Yung mga ugat po niyan, natitirhan nila. Doon sila nagiging nagpaparami, nagiging lungga nila. Ayan, sample po yung mangrove na yan. Yung mga ugat po niyan, nakatubo hanggang sa ilalim. Diyan tumitira yung mga alimango, hipon.
at iba pang laman dagat na nabubuhay dyan. Yan, at yung mga ugat na yan. Okay. Ganda. Isa sa mga nagpapaka-balanse ng kalikasan natin yan. Kaya dapat si Dimami. Okay, napahaba yung video natin. Thanks God, to God be the glory. Deep na tayo. Magtatapos sa ating short video. Sana po na-enjoy nyo. Thanks for watching. At sa suporta. Nandiyan tayo sa may floodgate. Yun, tanong na floodgate. Yung mataas na construction na yun. Okay, hanggang dito na lang. Sana sa inyong lahat. Mabuhay po ngayon lang. Peace be with you. Okay. Bye.